The Honorable Chairman of the House Committee on Legislative Franchises, Congressman Franz Alvarez. The Honorable Chairman of the House Committee on Good Government, Congressman Jose Antonio C. Alvarado. The Honorable Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. The Honorable Majority Floor Leader, Martin Romualdez. The Honorable Members of this Committee. The Honorable Members of the House present at the plenary and on Zoom. Good afternoon. Para sa ating mga Pilipino, ang pagmamahal sa pamilya ay pinakamahalaga. Ang ABS-CBN po ay ang aking pamilya. Isang pamilya ng 11,000 taong naghahangad magserbisyo sa bayan. Sa nakalipas na mga linggo, nagdurusa po ang pamilya ko. Nag-aalala sila na mawawalan sila ng trabaho. Natatakot sila para sa kanilang kinabukasan at sa kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang sakit po ng pakiramdam. Alam po namin na sa panahon ng pandemya, napakahirap pong mawalan ng trabaho dahil hindi madaling makahanap ng panibagong hanap buhay. May nagsasabi sa social media na nagpapaawa lang daw kami. Sana po makausap ninyo ang isang tatay o nanay na mawawalan ng hanap buhay. Sana po maramdaman ninyo ang takot nila kapag iniisip nila kung paano nila bubuhayin at papakainin ang kanilang pamilya. Sana po pakinggan ninyo ang boses ng aming mga kapamilya. Sinabi ng presidente ng aming rank and file union, hindi na kami makatulog sa pangangamba. Hindi po kami nagpapaawa. Umaapila po kami. Ibalik niyo po ang ABS-CBN para maprotektahan namin ang 11,000 kong kapamilya at ang kanilang mga minamahal sa buhay. We want to do everything we can to protect our employees. Pero may hangganan din ang kakayahan ng kumpanya namin. Habang wala kami sa ere, palaki ng palaki ang nalulugi sa amin. At sa mga darating na linggo, mapipilitan na kaming maglabas ng listahan ng mga empleyadong mawawalan ng trabaho. Sana makita po ng Kongreso na nasa kapangyarihan ninyo ang kinabukasan nila. Sa tingin po namin, wala pong dahilan kung bakit hindi pwedeng ibigay ang prangkisa ng ABS-CBN. There have been many accusations thrown against us about alleged violations of laws or violations of our franchise. Sinasabi po ng mga bumabatikos sa amin, the law is the law. And we agree, the law is the law. And under the law, we are innocent unless proven guilty. Up to now, there is no court that has determined we have broken any laws. Sabi po ng BIR, bayad ang aming buwis. Nanggaling po sa SEC na aprobado sa kanila ang pag-issue ng mga PDR. Ang Department of Justice ang nagsabi na hindi labag sa prangkisa ang KBO. Ang DOLE naman ay nagsabi na sumunod kami sa lahat ng compliance orders nila. Wala po kaming nilabag na batas. Pero inaamin namin na hindi kami isang perfectong organisasyon. May mga kakulangan din po kami at handa naming ayusin ang mga ito. I know there are congressmen who feel there are things that we can do to be a better company. And we agree with you. Mark Lopez, our chairman, and I both commit that even if a franchise is given to us, we will not stop listening to you. And we will continuously take actions that make us a better company. Your Honors, masakit po itong nangyari sa amin. Umasa po kami sa hangarin ninyo at ng Senado na habang pinag-uusapan ng prangkisa, hindi po kami mawawala sa ere. Sa pag-shutdown namin, marami sa ating mga kababayan ang nawalan ng serbisyo ng ABS-CBN, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Nasa 70 million po ang nanonood ng ABS-CBN bawat linggo. Kailangan nila ang balita para sa kanilang kaligtasan o hanap buhay. At habang hindi sila makalabas ng bahay, marami ang nangangailangan ng mga programang nagbibigay ng saya, inspirasyon, tibay ng loob at pag-asa. Milyon-milyong OFW din po ang umaasa sa ABS-CBN para maibsan ang kanilang lungkot habang nagsasakripisyo sila para sa pamilya. Nung nag-umpisa ang quarantine at gutom ang naging problema ng bayan,
agad po kaming kumilos para makatulong. Sa suporta ng iba't ibang kumpanya at sa donasyong nanggaling sa publiko, ang pantawid ng pag-ibig ay nakapaghatid ng pagkain sa 3 milyong tao sa NCR, Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan. Para po sa amin, ang magmalasakit ay tungkulin ng aming kumpanya bilang isang tunay na kapamilya. Sana pakinggan niyo na lang po ang boses ng ating mga kababayan na nagsasabi kung gaano kahalaga ang serbisyo ng ABS-CBN para sa kanila. Sa aming mga kapamilya, maraming salamat po sa lahat ng suportang ibinibigay ninyo sa amin. Sana maparamdam ninyo sa inyong mga mambabatas kung gaano kahalaga ang ABS-CBN para sa inyo. Naniniwala po kami, ang pagbigay ng isang prangkisa ay nakasalalay sa serbisyong na ibibigay sa taong bayan. ABS-CBN deserves a future only if it has made your lives better. Your Honors, nasa mga kamay ninyo ang kapakanan ng marami. Ang aming mga empleyado at ang kanilang mga pamilya, ang ating mga kababayan na umaasa sa serbisyo ng ABS-CBN. Hinihingi po namin na bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Tapat po kaming naglilingkod sa bayan sa mahabang panahon, wala po kaming nilibag na batas, at nangangako po kami na patuloy kaming magsusumikap na maging mas mabuting kumpanya. We commit that even after receiving our franchise, we will have the humility to listen to the public on how ABS-CBN can continually be of better service to our country. Thank you for this opportunity. We place our trust in your love for family and your love for country. Maraming salamat po. With clear and convincing evidence that ABS-CBN did not comply with the terms and conditions of its franchise, as well as our laws and the Constitution. In fact, they will show in the succeeding hearings of the Committee on Legislative Franchises that ABS-CBN deliberately and with impunity violated the conditions of its legislative franchise and more so of our laws and the Constitution. Matagal na po kasi ang mga aligasyong ito. Hindi mamatay-matay, lumulutang sa internet, nasa labi ng mga Pilipino. Hindi seryosong binigyan ng pansin. Bakit po? Tikom ang bibig ng may kakayahang magsiwalat nito dahil takot sa maimpluwensyang network na kayang sirain ng tao, kandidato man o hindi. Salamat at ganap na nanindigan si Speaker Alan Peter Cayetano at hindi inalintana ang mga tuligsa sa kanya at pinayagan niya na magkaroon ng patas, bukas at malawak ang pagdinig sa mga ligasyong ito katulad ng nagaganap sa araw na ito. Ang banggit nga po sa John 8:32 ay ganito, "And you will know the truth, and the truth will set you free." Violation of the Constitution, number one, franchise is longer than 50 years. Hindi na po dapat payagan itong pagre-renew ng prangkisa ng ABS-CBN. Dapat na pong isara ang pinto para sa kanila. Bakit po? Because the ABS-CBN has been using the airwaves for more than 50 years. 53 years today to be exact. Our Constitution says that Congress can grant a franchise of up to 50 years only. Taong 1957, nang makuha ni Don Eugenio Lopez Sr., may-ari ng Chronicle Broadcasting Network o CBN, ang Alto Broadcasting System o ABS. Simula po noong 1967 ay naging ABS-CBN na po ang tawag dito dahil sa merger ng ABS at CBN. Kung susumahin po natin ang prangkisa nito simula noong 1967, ay 53 taon na po itong gumagamit ng airwaves magpahanggang ngayon. 63 years naman po kung susumahin natin mula po ng pagkakakuha ng CBN sa ABS noong 1957. The Committee on Legislative Franchises should not allow itself to be used by ABS-CBN
to again circumvent the Constitution and violate the categorical 50-year limitation imposed on franchises. Hindi na po dapat buhaying muli ng Kongreso ang prangkisa ng ABS-CBN sapagkat ayon po sa ating saligang batas, ang buhay ng prangkisa ay hindi dapat lumampas ng 50 taon. EDSA Revolution. Siguro po may mga ngatwiran at sasabihin ng ganito. Eh, isinara naman ng Marcelo ang ABS-CBN. Di po ba? Dapat huwag bilangin ang panahon na yon. Tanggapin po natin sandali na isinara nga ang ABS-CBN simula September 23, 1972, pagkatapos na ideklara ang martial law. Pero hindi po ba nagbukas din ito agad matapos na ito ay mabawing muli ng pamilya Lopez noong EDSA Revolution? Hindi ba't kulang-kulang 13 taon din po ang namagitan na panahon? So let's assume that we subtract 13 years from the 63 years that ABS-CBN has been in operation starting 1957 when CBN acquired ABS. Hindi ba't 50 taon din po ang magiging resulta? Ibig pong sabihin, tapos na at paso na pa rin ang prangkisa ng ABS-CBN with or without Marcelo. Hindi ba't sobra-sobra pa rin ito at lalabag pa rin sa ating saligang batas? Naging palasak nga noong panahon ng Marcelo ang kantsaw na tama na, sobra na. Subalit ang mahalagang tanong po ng taong bayan na hindi pa nasasagot magpahanggang ngayon ay kung paano biglang nabawi ng mga Lopez ang ABS-CBN mula sa pag-aari ng gobyerno pagkatapos maitalaga ang Korea administration. Sinulatan po noon ni dating Senador Lorenzo Stanyada ang Presidential Commission on Good Government na isoli na sa mga Lopez ang ABS-CBN kahit may arbitration pang nagaganap sa pagitan ng pamahalaan at ABS-CBN. Na i-turn over po agad ang istasyon ng ABS-CBN sa mga Lopez sa kabila ng wala pang pagtukoy sa tunay na pagmemeari nito ayon sa kautusan sa Board of Administrators na binuo sa Letter of Instruction No. 1 ni Pangulong Cory Aquino. Sa ngayon po ay wala man lang mailabas na papeles tungkol dito ang PCGG. Nagbayad po ba ang ABS-CBN sa Administrasyong Cory Aquino? Nag-public bidding po ba? Bakit tila ura-urada at habang magulo pa ang lahat dahil katatapos lang ng EDSA Revolution ay biglang napasakamay na muli ng mga Lopez ang ABS-CBN? Nakabatay po ba ito sa batas? Hindi po ba dapat sagutin ng ABS-CBN ang mga tanong na ito upang mapanagot po ang dapat na managot kung meron man? Foreign ownership. Puntahan naman po natin ang muling pagbubukas ng ABS-CBN noong 1986. Pati po kasi noong panahon yun ay may paglabag na rin sa ating saligang batas. Ano po kaya yun? Dahil Amerikano at hindi Pilipino ang may-ari at namahala sa ABS-CBN na maaaring ipinagbabawal ng saligang batas. Congress should deny the franchise application of ABS-CBN for its clear violation of the Constitution requiring 100% Filipino ownership and management of mass media companies. ABS-CBN's former president, Mr. Eugenio Gabby Lopez III, was an American citizen when he took the helm of the company in 1986 as director, then president, and then chairman in the later years. It was only in 2000 that he petitioned for recognition of Filipino citizenship and was issued a certificate of recognition as a Filipino citizen in 2002. At kahit sabihin po natin wala na ngayon sa management ng ABS-CBN si Ginoong Gabby Lopez, nagpatuloy pa rin ba sa paglabag sa saligang batas ang ABS-CBN? Opo. Dahil magpahanggang ngayon ay nagbebenta pa po sila sa mga banyaga, mga hindi Pilipino, ng pag-aari o ownership rights ng ABS-CBN. Through an intricate web of corporate layering, ABS-CBN lets non-Filipinos to own its common shares through the issuance of Philippine Depositary Receipts, or PDRs.
In September 1999, the ABS-CBN Holdings Corporation offered 132 million Philippine depositary receipts underlying the 132 million common shares of ABS-CBN. Immediately prior to the closing of the PDR's offering, Lopez Incorporated, the main stockholder of ABS-CBN Corporation, transferred 132 million ABS-CBN shares to ABS-CBN Holding Corporation, its alter ego. With the many rights afforded to the holders of these PDRs, most of whom, if not all, are foreigners, ABS-CBN Corporation virtually allowed these foreign holders beneficial ownership and potential voting rights. This is a circumvention of the strict foreign equity restriction imposed by the Constitution on mass media companies. Quite obviously, the ABS-CBN PDR instrument, a creative financial mechanism, is being used as a subterfuge to indirectly own the underlying ABS-CBN shares of stock. Violation of workers' rights under the Constitution. ABS-CBN violated the rights of its own workers. It denied them their just share in production as required by the Constitution. It committed unfair labor practices, which consequently denied its employees the benefits required by law to be provided to all employees. Isang halimbawa po dito ay ang asunto na isinampan ng halos 100 o mahigit sa 100 manggagawa ng ABS-CBN sa National Labor Relations Commission o NLRC dahil sa pagtanggal sa kanila dahil sila raw ay mga talents lamang at hindi mga regular na empleyado. Nanalo po ang mga manggagawa sa NLRC at maging sa Court of Appeals. Bakit hindi na lang nila sinunod ang hatol at umapila pa ang ABS-CBN sa Korte Suprema? Ito ba yung sinasabi po kanina sa opening salvo na ang pagmamahal sa kanilang kapamilya ay ganun na lamang? Mali naman po yata na sabihin ng ABS-CBN na lampas sa 11,000 ang mga empleyado nito. Dahil kung ito po ay masusi nating iimbestigahan, may 2,606 na po at isa lamang, 2,661 ang mga regular na empleyado nito. Ang karamihan po, o mahigit na 8,500 na kawani ng ABS-CBN ay tinaguriya nilang independent contractors or talents, project workers at contractuals lamang kahit na pang-regular na empleyo ang trabaho nila. Ayon po sa ating labor code, kapag pang-regular ang tungkulin ng isang manggagawa, dapat siyang gawing regular employee. Hindi dapat contractual. Hindi dapat independent contractor, talent, o kaya'y project worker lang. Malinaw na labag sa batas ang ginagawa ng ABS-CBN. Sana ay ibalita rin po ito ng TV Patrol upang mabunyag ang libo-libong endo sa kanilang bakuran. ABS-CBN has not regularized its contractual workers and talents despite performing the functions of regular workers. It even forced some of its workers to sign employment contracts containing waiver of the right to regularization. And those who refuse were unceremoniously terminated from work. ABS-CBN has subcontracted most of its production work to subcontractor production companies, despite the fact that production is directly related to its core business. These production entities are paid minimally, whose workers obviously get lesser benefits and take-home pay compared to ABS-CBN's regular employees. And yet, the profit generated by ABS-CBN from its independent production companies appear greater than its expenses, especially those expenses that are even deductible for income tax purposes. Kung kaya't hindi po may kakaila sa publiko na napakarami ng labor cases na hinarap at haharapin pa ng ABS-CBN. Ang masaklap pa po dito ni hindi nagbibigay ng contribution ang ABS-CBN para sa benepisyo ng kanilang mga empleyado. Dahil po sa 2,661 lang ang regular employees nito,
Ang mga ito lang ang may benepisyo. Ang iba po na mahigit 8,500 na nagtatrabaho sa ABS-CBN ay wala po ni katiting na government mandated benefits na natatanggap katulad ng SSS, PhilHealth o kaya Pag-ibig. Kanina po sa opening salbo narinig po natin na ang kanila pong isinasangkalan ay yung kanila pong mga kawani, mga manggagawa. Ang kongreso pong ito ay nakikidalamhati. Nalulungkot din po, bakit naman po hindi? Kung pwede po nating ipaghalimbawa, sandali lamang po ang ABS-CBN sa isang jeepney driver. Alam po niya na wala siyang prangkisa. Nagsakay po siya ng napakaraming pasahero. Yung mga pasahero naman po, bago sumakay doon, hindi naman niya tatanungin sa driver, "Mamang driver, mamang chauffeur, kayo po ba ay may prangkisa? Yung rota po ba ninyo, pinapayagan yan?" Wala pong nagtatanong na ganun kasi mabilisan eh. Pare-pareho pong nagmamadali. Eh, nung pong masita siya ng LTFRB, gagamitin po ba nung driver na yon o nung taxi driver na yon o yung bus operator na yon? Kawawa naman po yung pasahero namin kung patitigilin mo ngayon. Meron pong pupunta sa ospital, meron pong pupunta sa trabaho, meron pong pupunta sa eskwela. Napakarami pong gawain itong mga taong ito. Ito po ba ang ibibigay po ninyong halimbawa? Hindi po ba dapat kayo muna ang kauna-unahan na nag-isip ng kapakanan nila? Ilagay ninyo sa magandang kalagayan ang pagpapatupad ng prangkisa ninyo at wala pong malalagay sa alanganin. Huwag po ninyong isasangkalan ngayon ang inyong mga manggagawa at kani-kanilang pamilya. Hindi po ganun. Sasagutin po ninyong aligasyon na ito, hindi po sa pamamagitan ng emotional appeal. If this indeed the true house of the people, the Committee on Legislative Franchises must side with the poor workers of ABS-CBN in denying its franchise, justice to them will be finally served, although ironically, this will also entail some sacrifice on their part. Political bias. ABS-CBN has been biased and partisan in favor of particular candidates and against certain candidates during the 2010 and 2016 presidential election, contrary to the terms of its franchise and in violation of the Omnibus Election Code. Hindi naman po lingit sa kalaman ng marami, kung hindi man lahat, kung paano naging pro Noynoy Aquino ang ABS-CBN noong 2010 at pro Grace po at Lenny Robredo naman noong 2016. It is also a matter of record that ABS-CBN failed to air some of President Duterte's political advertisements during the 2016 campaign period despite receiving the payment for said political ads. Ang masakit po dito kung hindi pa sila pinigilan ng korte sa pamamagitan ng isang TRO ay nakahanda na palang ipalabas ng ABS-CBN sa bisperas mismo ng pagtatapos ng campaign period ng 2016 presidential elections. Ang mga anti-Duterte advertisements na binayaran ng isang dating senador, sinadya ang timing para hindi bigyan ng pagkakataong makasagot pa si Mayor Duterte na noon ay kandidato bilang presidente. Mabuti na lamang at napahinuhod ng korte ng petisyon ni Speaker Alan Peter Cayetano na noon po ay vice presidential candidate ni Pangulong Duterte at dagliang nag-issue ng TRO ang korte sa ABS-CBN. It is now a public knowledge that President Rodrigo Duterte and Speaker Alan Peter Cayetano expressed their disappointments over ABS-CBN's unfair reportings and meddling in previous elections. For those opposing the franchise application, hindi na po dapat payagan ng ABS-CBN na muling pakialaman ang politika sa ating bansa. Panahon na para ang taong bayan ang pumili ng mga namumuno na gusto nila at hindi ang napipisil ng ABS-CBN. Paalala lang po sa ABS-CBN, you are a broadcasting company, not a political kingmaker. Either you play ball or you play fair. Multiple channels in one franchise.
Mga kababayan, inabuso po ng ABS-CBN ang kanilang prangkisa. Sa hindi nila may paliwanag na dahilan o maaari namang sinadya na gamitin ang kanyang prangkisa para sa isang channel lamang, pero gumamit pa ng ibang prangkisa ng telekomunikasyon na hindi naman pang broadcast upang mas kumita at makapagbenta sa pamamagitan ng maraming channels. ABS-CBN violated the terms and conditions of its franchise by offering its TV Plus boxes for a one-time fee but using the free-to-air signal authorized in the franchise granted by Congress at no cost to ABS-CBN. Tubong lugaw, ika nga. But this practice of ABS-CBN without permission from Congress or the National Telecommunication Commission is killing the cable industry, which depends on most on monthly base subscription of its clientele. At bukod po sa pagbebenta ng TV Plus box sa publiko, sa kapamilya box office channel na nakapaloob dito, ay nagawa pang maningil ang ABS-CBN sa bawat pelikulang gustong mapanood ng publiko sa KBO channel. Ibinenta na nga ang TV Plus box, ibinenta pa rin ang mga palabas na pwedeng mapanood sa TV Plus box. Dobleng tubong lugaw na po ito. Hindi po saklaw ang mga ito sa prangkisa na ipinagkaloob ng Kongreso sa ABS-CBN. ABS-CBN, contrary to the terms and conditions of its franchise, operated this pay-per-view channel, otherwise known as the Kapamilya Box Office or KBO, without a valid permit from the NTC. And despite NTC's order to refrain from operating a PPB until the issuance of an appropriate guideline for the same, ABS-CBN continued its operation until the expiration of its franchise on May 4, 2020. Tax evasion. ABS-CBN also violated the terms and conditions of its franchise by engaging in tax avoidance schemes, which deprived the government of the much-needed revenue. It used its wholly owned subsidiary, Big Dipper Digital Content and Design, Inc., a PESA-registered company, as tax shield. Its main customer is ABS-CBN Hungary. And because of this unconscionable tax avoidance scheme, ABS-CBN alleged effective tax rate in 2018 was at -5%. This means that ABS-CBN managed to avoid paying taxes in 2018. Bakit po ang GMA7 na hindi naman kasing laki o kasing yaman ng ABS-CBN ay nakapagbayad ng buwis sa pamahalaan ng 1.6 billion pesos noong 2018? Samantalang ang malalamat na ABS-CBN ay walang binayarang buwis, bakit naman nakalibre ang ABS-CBN noong 2018 sa negative income tax nila na 84 million? Ibig sabihin po nito ay may tax credit pa ang ABS-CBN at ang gobyerno pa ang lumalabas na may utang dito. Wala pong pagkakaiba ito, mga kababayan, sa isang taong nangutang sa tindahan, binigyan pa ito ng sukli. In 2019, ABS-CBN again did not pay its rightful taxes. It avoided this by entering into compromise agreement with the Bureau of Internal Revenue, with the latter accepting the settlement of 152 million pesos plus from ABS-CBN, equivalent to only 40% of its assessed deficiency in income tax, value-added tax, and documentary stamp tax payments. But this is only one among the four other cases lodged by the BIR at the Court of Tax Appeals, all of which were also settled by compromise. Bakit po ganun? Hindi po ba nando sa prangkisa ng ABS-CBN na babayaran nila lahat ang rightful taxes? Kinakailangan po bang sila ay habla pa ng BIR bago sila mapilitang makapagbayad lamang, kahit settlement lamang? Ang linaw po ng kanilang prangkisa na babayaran lahat ang kaukulang buwis.
Bakit kailangan pong sila ihabla at idemanda pa ng BIR para lamang sila ay makapagbayad? There are also allegations to date that ABS-CBN's Lingkod Kapamilya Foundation, ALKFI, is being used as ABS-CBN as tax shield, and that ALKFI also failed to file donor's tax return and pay the donor's tax. Ito po ang mas nakalulungkot dito, mga kababayan. Kapag politiko o government official ang nagkawang gawa, epal ang tawag dito ng ABS-CBN. Kahit mula pa sa sariling bulsa ng politiko ang pinanggalingan ito. Pero kapag ito ay galing sa Lingkod Kapamilya, puro pangalan ng ABS-CBN ang kanilang pinangangalandakan, katulad po ng nakita natin ngayon. Alam naman natin na galing naman sa lahat sa mga donors ang pondo na ginamit nila. Meron po kayang nanggaling sa yaman ng ABS-CBN. Di baling ang pantulong ng ABS-CBN ay galing sa donasyon ng ibang tao. Di baling ang perang pantulong ay mula sa tax avoidance ng kumpanya. Ang mahalaga ay mapalabas nila sa pamamagitan ng sa mamamayan, katulad po ng nakita natin ngayon na napakabuti at napakabait ng ABS-CBN. Kami po ay naniniwala na unti-unti na pong nabubuksan ang katotohanan sa ating mga mamamayan. Hindi po ba mas maganda at katanggap-tanggap na tumulong sa kapwa ng walang nalalabag na batas at buong sikap pang nasusunod ng prangkisa? Dahil po ba kayo ay nakapagdudulot ng saya, ng aliw sa ating mga mamamayan? Dahil po ba kayo ay nakapagbibigay ng inspirasyon, ng pag-asa, ng katatagan ng loob na kagaya po sa opening salvo kanina ng representative ng ABS-CBN? Hindi na po ba natin susundin o tutuparin, isa sa alang-alang ang ating mga batas, ang ating saligang batas, o kaya ang prangkisa ninyo? Makakapagpasaya naman po tayo. Makakapag-inspire po tayo nang hindi po tayo lumalabag sa batas. The House of Representatives should endeavor not to grant the franchise application of ABS-CBN because it has deliberately flouted the Constitution and other related laws. Even the terms and conditions of its previous franchise to suit its own business and political interest, but to the prejudice of the greater good. The grant of a legislative franchise is merely a privilege and not a matter of right. Congress has the exclusive constitutional authority to award, alter, or revoke this privilege when the common good so requires, as in this particular case of ABS-CBN. We believe that it is but right for the House of Representatives to deny this time the franchise of ABS-CBN for flagrantly violating the Constitution and related laws, even its own franchise, making it unworthy of the grant of this special privilege by the state. Alam mo kung sino lang ang pinakamatinding magiging kalaban ni Ricardo? Sino? Nako, kabahan ka kay Ricardo. Ang pinakakalaban ni Ricardo. Sino? Feeling ko si Kiboloy. Yung nagpahinto ng lindol. Si Kiboloy lang ang magpapahinto ng probinsyano. Abangan niyo yan. Oh. So ano, inahamon kita Kiboloy, pahinto mo nga ang probinsyano. Napahinto mo pala ang ano eh, lindol eh. Apakayabang niyo pala. Sabi niya daw, stop. Sige nga, punta kang gitna ng ano, EDSA, stop po yung traffic doon. Stop. Iba ka, Kiboloy. Alam mo kung si... Kailan mo magustong mapa-stop ang probinsyano? Ikaw, magpwede ka. Kailan mo gustong i-stop? Isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, apat na buwan?
Ikaw. Baka sa apat na buwan, hindi lang yung probinsyano may stop. Baka pati yung network mo, stop na yan. Mr. Speaker, ABS-CBN posed the challenge. Obviously, the challenge was accepted. There is no reason to complain. Maraming salamat po. Maraming salamat, DS Marcoleta. We now recognize Speaker Cayetano for a manifestation. Mr. Chairman, I'd like to thank both sides for the opening statements. Very clear sa side ng ABS na paninindigan na walang violation of law. At very clear kay Deputy Speaker Marcoleta na inisa-isa niya yung alleged violation of law. So katulad ng sinabi ni Congressman Garbin kanina na dapat less technical para ang tao naririnig lahat, I just like to appeal sa members ng leniency kay Solicitor General. At kahit today natin schedule yung opening statement, bigyan pa natin siya ng pagkakataon sa susunod na hearing to make the opening statement. Kasi kung i-review nyo po ang statements niya, statement na Malacanang, very, very clear po, hindi siya inutusan ng ating Pangulo na pumunta sa korte at gawin yung petition niya. So very, very clear that the champion of the exposing the alleged violations of ABS-CBN is Solicitor General. That doesn't exclude other champions who are here today and other oppositors who have been interviewed on specific alleged violations. Pero si Solgen ang nakapag-put together ng arguments, ng proof, ng ebidensya, ng witnesses. So I don't think we can explain today sa atin publiko ang sub judice rule na claim ni Solicitor General Kalida. But I just like to make two points. First, kung ganun ang interpretasyon ng sub judice rule, walang hearing na magaganap sa Kongreso. So for example, corruption sa pagbili ng PPEs, ang gagawin lang nung inaakusahan, mag-file siya ng libel case laban dun sa umakusa. Tapos sasabihin na niya, hindi na siya pupunta sa hearing kasi sub judice yung kaso. Diba? So, kompleto po ang jurisprudence at yung batas na hindi po kung paano i-apply yung sub judice rule. Secondly po, and it's a reminder din sa ating resource persons, during more normal times, no, nung hindi pa tayo nag-zoom hearings or session, ang excuse mo lang na hindi pumunta dito, yung you're not physically well, you're physically unable to, you're out of the country, no? But kung if you will claim the constitutional right against testifying against yourself, if you're going to claim the right of privacy, if you're going to claim sub judice or any other legal defense, reporters, if they're going to claim the privilege of protecting the information or their informants, sometimes we will allow that, but you have to be here. You cannot absent yourself and then make those claims. You have to be here, make those claims, and then the committee will determine whether tama yung legal excuse na binigay mo o hindi. So, I know that earlier Chairman Alvarado already stated that we will be sending him a letter, but also to extend him the courtesy na makapag-prepare din siya ng opening statement or at least a summary ng allegations against ABS, so that to be fair to our executives from the ABS-CBN at sa kanilang mga empleyado, masagot naman nila punto a kada punto. And I think the opening statements today, and we're going to hear some more, are the best evidence na talagang pag nagharap-harap, ang tao makakapag-decide na kompleto yung impormasyon nila. So yun lang po sa akin, appeal na muli nating imbitahin, mula natin bigyan ng pagkakataon at lahat ng oras at oportunidad ang Solicitor General Kalida na ma-present yung kanyang nalikom na impormasyon. If this was the budget hearing, he cannot absent himself. And in the budget hearing, any member can ask him.